morning mga ka-entong. So, ngayong araw mag-harvest tayo ng maramais. Tapos, update ko kayo dito sa aming backyard farm. Ito yung ating sinetap na asola pan. Makikita ninyo ang kapal na nung ating mga asola. So, nag-start tayo dito is half kilogram lang ang ating binili. Isang kilo lang ating binili. Tapos, galing ito dun sa Coral Ramos Tarlac. So, shoutout po dyan sa kay Sir Brian Dagdag. So, ito na yung ating makuha sa kanila. And then, ito, sinetap natin sa gamit ang lona. Pero, ayan o, makikita ninyo ang kapal na ng tubo. Tapos, dun sa loob ng ating kulungan, meron din dun sa tabi ng pader na ganito, asola din. Medyo kulang pa tayo sa lagayan kasi mabilis lang dumami. Ito na yung update sa aming mga pecking ducks. So, ayan ang lalaki nila. And then, sa part na ito, ayan, meron ditong paitlogan. So, just in case na mangiitlog sila, nakaready na yung kanilang pag-iitlogan. And then ito, hindi pa namin na bibigyan ng ano ng breeder pellets. So, tinatry muna namin yung natural way. Kumbaga, binibigyan namin sila ng asola plus yung pellets. Ayan, may mga sobra. Ayan yung ating pinapakain. Plus yung banana trunks para mastig sa pakain. Ang ganda nila at ang healthy. Nabakunahan na rin natin to. Napatakan na ng lasota. So, para prevention na rin sa peste. Just in case merong peste ang ano, bibi. Hindi sila madadali. So, punta rin tayo sa likod. Ito yung pinapasetup natin na kulungan ng ating mga Japanese bantam. So, hindi pa siya tapos. Bali, ang gagawin dito is lalagyan ng puro ano yan, puro plywood lahat yan. Sa side, sa back. Tapos yung sa may pinto, dun lalagyan ng screen para yung makikita natin sila sa loob. Tsaka yung air circulation is pumasok din. Tapos, yun, plywood. Tapos lalagyan din ng iba. So soon, papakita ko rin yan. And then, punta tayo din sa bandang likuran. Mga ka-ento, dito tayo sa area ng ating mga marais. So, yesterday, since vacation ko naman at kasi dito ngayon is botohan. Ayan, nag-harvest tayo ng mga mangilan-ngilan na marais. Sa part na ito is hindi siya ganun kaganda yung tubo. And meron din mga tatas doon, mamaya kukunin din natin yun. And then, dito sa part na ito, ayan, may mga natumba. Kasi yung mga aso dito tumatakbo. Sa previous vlog ko, mapapanood nyo yung sitarya, planting sitarya. Bali yun, late ko lang kasi siyang na-upload. Kaya medyo naging busy kasi tayo sa trabaho. So late upload yun. Pero ito, after 2 weeks, ito yung resulta ng maramais. Yung iba, yan, kuhanan na rin natin gapon. Pinakain sa kambing at sa rabbits. So, gustong-gusto nila yan. At saka, ang maganda ngayon dito is umulan. Yan, makikita nyo yung lupa, basa. Meron pang nangwa dito kagabi ng salagubang. Yan. Pakita ko lang sa part na ito. Dito sa part na to kasi, ang ganda talaga ng pagtubo ng maramais. Kasi nga, itong part na ito is nadamuhan before. So, ayan, ang ganda ng tubo. Ang tataas. Hindi natin siya kung ito mapabayaan kasi pag hindi mo siya hinarbisan at nagbunga yan, ang tendency yung mangyari doon is mamamatay yung mismong maramais. So, papakita ko lang yung kanyang eksaktong bunga. Dito, meron na yung sample ng bunga. Ayan. Ayan yung bulaklak niya. So, ito, itong maramais na to, tingnan nyo, pansin nyo yung dulo niya. Para rin siya talagang normal na mais.
habang patagal ng patagal, lumiliit yung kanyang dahon. So ito, kung hindi mo to mapapabayaan at maganda yung tubo, may tendency o mas malaking chance na ganyan yung kanyang tubo. Yan, ang tataas ng tubo niya. Ang height nito siguro is around 4 feet, 4 to 5 feet pag talagang naabunuhan at naalagaan ng maayos. So, nung kinumpare ko kasi siya doon sa sitarya last time, ang kagandahan sa sitarya, once na nabuhay na yung sitarya o nagkaroon na ng talbos, mas madali siyang buhayin. Kahit summer pa yan or kahit hindi mo siya masyadong napapatubigan, ang ganda. Unlike dito kasi sa Maramais, kailangan siya alagang-alaga, tapos alaga rin sa tubig. So, hindi mo siya kailangan pabayaan. Pero, pag naalagaan mo naman siya, napakaganda ng tubo. So, ayan. Ang ganda ng tubo nung sa part na yun. Dito sa part na to, medyo nakaka-recover pa. Kasi nga nung last time, dinamuhan natin to. Tsaka malilito last time, hindi ganyan yung tubo niya. Then sa part nito, ito may mga natira pang damo. So, balik tayo dito sa bunga niya. So, pag gusto niyo magtanim ng Maramais, kasi may mga na-order online na ganitong klase ng damo. Ang binebenta nila is yung mismong buto. Ito yung sample. So, yung buto nito, pag naging matured na, hindi siya ganito kaliliit. Malalaki, medyo malalaki ng konti. Yan. So, ang kagandahan naman nito, ang dami mo rin maharvest dito. Tsaka, ang lalapad ng dahon niya talaga. Malalapad. So, ngayon, pakita ko sa inyo na haharvest ko yung mangilan-ngilan dito kasi magtitira ako ng konti para hindi sayang yung makukuha natin ngayon kasi medyo mas maganda yung medyo fresh na ipapakain natin para mas gusto ng ating mga alagang kambing tsaka yung mga kuneho. So yan, pakita ko lang sa inyo. Yan, ayan yung mga Maramais natin. So pupunta ako dun sa part na maganda yung tubo para makita nyo yung height nung Maramais. So, punta tayo dun. Oops. Yan, dito tayo sa part na mataas. Ayan, pasensya na. Kakagising ko lang, tingin yung tsura ko. Yan, ganito kataas yung Maramais. Ayan, oh, ang laki ng alalaki ng mga dahon niya. Tapos ang gaganda. Yan, gaganda ng dahon niya. So sa isang puno. Ito kasi nagtanim kami, talagang mga 3 to 5 seeds. Each hole, yan. Sa isang butas, pwede kang maglagay ng 3 to 5 seeds. Depende sa'yo sa ano. Kasi ito medyo rush lang yung pagtatanim dito. Yan. Gaganda nung tubo nung sa part na to. Pero may mga ligaw pa rin damo doon. Kailangan matanggal din yung mga yun. So, yan. Harvest na natin tong mga Maramais natin. Ito na yung ating hinarvest na Maramais, yung kanyang dahon. So, tingnan nyo naman ang dami. Ayan. Tapos, pakita ko pala kung paano ko siya hinarvest. So, punta tayo dun sa area. Ayan, kung mapapansin niyo, nagtira pa rin tayo para yung iba, para bukas. And then the next day,
So ang pagkakat ko dito, ang style ko, ayan, nagtitira ako ng ito, tinitira ko yung kanyang pinakapuno sa sanga. So yung iba kasi nagkakat sila dito sa part na pinakababa. Ako naman ayan, kinakat ko dun sa bandang itaas para pag nakat mo sa after ilang weeks, tutubo ulit. So ayan, yung mga natira. And then yung ibang damo, ayan, kung mapapansin ninyo, ayan, sinasabi ko kanina na sobrang dami ng damo dito. So hindi siya masyadong nasikaso. What if na damuhan pa ito or nalinisan na yung maramais lang ang natira, mas maganda yung kanyang tubo. So yun ang pinopoint out ko dito. Kailangan pag nagtanim kayo nito, talagang aalagaan nyo, kasi the more na inalagaan mo, mas maganda yung kanyang tubo, mas marami kayong ma-harvest. So ayan, may mga natira pa rin. Ayan, gaganda ang tubo ng part na yan. So punta tayo dun sa ating kambingan at papakainin natin yung ating mga alagang kambing. So minsan kasi ito, ini-air dry ko muna ng konti, mga siguro 1 to 2 hours para yung kanyang moisture is medyo mabawasan. At saka kasi umaga ngayon, syempre yung rule sa mga nagkakambing, huwag mo ipapastol ng masyadong maaga yung alaga mong kambing. Kasi yun doon nila na ako minsan yung bulate. So tara na doon sa ating pulungan. Medyo madami-dami ang ating na-harvest. Hindi ko lang alam kung ilang kilo ito, pero madami na rin ito. Ayan ang kagandahan ng nagtatanim tayo ng mga ganito pagkain ng kambing. So pag nag-alaga kayo ng kambing, mga rabbits or kahit anong klase ng hayop, ang maganda is prepared kayo na meron kayong nakareding pangpakain para hindi kayo mahirapan or sobrang magastusan sa mga commercial pellets, kasi sobrang mahal talaga ngayon. Sobrang mahal ng mga commercial pellets. And then, update ko pala kayo dun sa ating sitarya. Kasi yung na-upload kong last na video about sa sitarya, 2 weeks, medyo delay ko kasi na-upload yun. 2 weeks nang nakalipas. And then, ito, tignan nyo naman. Ayan. 2 weeks ago, nag-harvest tayo dito. Tapos ngayon, ayan na yung kanyang sibol. So napaka naganda. Ano, kasi late kasing ulan ngayon eh. Kumulan nung 2 days ago, doon lang talaga bumusang malakas yung ulan. Kaya nga basa itong lupa. Tapos yung mga tinransplant natin, ayun, hindi pa masyadong tumubo. So ang maganda rito, pwede mo rin siyang lagyan ng commercial fertilizer kung talagang gusto mo mas mapabilis yung kanyang tubo. So ito, nilalagyan ko ng mga ano, yung dried manure ng kambing. Yung vermicast kasi hindi ko pa siya natatry. So ayan, may mga part pa rin na hindi tayo na-harvest na sitarya. So ang tataas din nyo, ayan, ito yung part na to, mataas din to. Siguro mga 4 feet din yan pag talagang lumapit ka dun sa lugar na yan. Sobrang taas. Tapos ayun yung iba. Yung iba nakatumba kasi nga yung mga aso dito naglalaro. So ayan. Ang gaganda ng tubo din. So next time, dadagdagan pa natin yan. Pag natanggal tong lumang bubong ng lipa kasi hindi pa masyadong nalinis sa part na yan. Yan. So tataniman din natin yan ng sitarya. Next time pag nalinisan para kumpleto sa pakain. So tara na, pakain na natin dun sa ating mga alagang kambing. Yan, dito na tayo sa ating mga kulungan. So mapapansin nyo pala, walang ibang kambing, nakapastol sa labas. Mga native, tinry natin silang ipastol. Ang kagandahan din kasi ng napapastol is mas napapatibay yung kanilang resistensya. Lalo ngayon, kung may araw naman, pwede natin silang sanayin. Yan, so magbibigay tayo sa ating mga alagang kambing ng maramais. Medyo basa pa siya, pero for the sake of the video,
ipapakita ko kung paano sa ano. Yan, madali lang. Lalagay mo lang dito yung... Yan, yan. Ganyan lang. Minsan kasi pinuputol-putol ko yan eh para mas madali niyang kainin. Tsaka minsan kasi kinakalat niya pag ganyang buo-buo. Tapos yun naman tayo sa part ng bower. Pasensya na sa background. Di pa ako napagwalis dyan. Then, ito yung... So, ang kagandahan din nito, mataas din ang kanyang crude protein. Ganyan lang pagpapakain ko dyan. Then, ganyan din kung paano ko ina-harvest. So, next time, update ko din kayo kung medyo lumago na siya. Kasi plano ko siyang lagyan ng fertilizer para mas mabilis at mas maganda yung tubo. Kasi since nung natanim ko yung maramais na yun, hindi ko na siya naabunuhan. Dito naman tayo sa ating mga alagang rabbit. So, lalagyan din natin sila para adlipitong yung kanilang grass. Ganyan lang ang aking ginagawa dito sa ating mga alaga. So hindi ako masyadong namumroblema sa pagkain. So ayan, may singit ko lang. Ito yung ating mga alagang rabbits. Ayan, mga alagang rabbits. Yung iba dito, ito. Binibenta ko rin ito mga to. Mga buck. May lahing Flemish Giant. Ilang buwan pa lang ito. So, ayan, malalaki rin sila. Lalo pag na-iano to, na-separate mo na yung kanya-kanyang cage, mas lalaki pa siya. Tapos ito, sa part na to kasi... Ito yung may mga gustong bumili. Harlequin na, ayan o, diba para siya nakamaskara. Ay, may mga gustong bumili. So, ang ginawa ko, iskidit ko na lang muna kasi gagawin ko siyang breeder para maganda. Parehas na back yan. Itong isa, baka ibenta ko din kung may bibili man. So, ang ganda ng kulay o. Ayan. Parang, para siyang chocolate. Tapos may lahi pang giant. Rin sa kabila, may mga lahing giant. Ayan. Pansinin nyo yung tenga, ang sobrang haba. Nakakuha nila yung genes ng Flemish giant. Ayan. Pakita ko pa yung ibang for sale dito na rabbits. So ito, for sale din ito, mga American Blue F3. So F3 datong mga to. Itong dalawa is ayan, tatlo yan. Parehas palang bakyan mga yan. Going 3 months. Tapos ito, meron yung may lying lion head. Ito yung breeder na F1NC. Medyo may edad na ito. Hindi ko na ito ibibenta. Then, dito sa kabila. Dito yung ating pure na American Blue. So, napa-stud natin to kay Kuya Eagle. So, shoutout sa El Salvador Rabbitry. Stud natin. Possible na preggy siya or pregnant. Malaking lahi ito. Nung kinilo namin ito is nagre-range ito ng 3 kilo mahigit. So kung pinataba ko pa ito or pinabigat ko pa, abutin siya ng 4 na kilo. Compatible siya or talagang maganda siya sa meat type and then pwede rin siyang pet type. Ayan, alam niyo, sobrang lapad. Oh. Ito yung inaasahan nating ano, maparami natin. Then dito yung back na American Blue. Yung New Zealand na from kay Kuya Balds. So shoutout sa iyo Kuya Balds sa kanyang YouTube channel. Subscribe ko din. Mag-resend Baldomaro. Yan, so kinuha natin kasi ito na ano eh, medyo na busy siya, napabayaan niya. And then yung F1 na Amblue Cross Cali. Tapos sa itaas, ayan yung mga part na ano, na
Ito for sale din to kung gusto nyo yung semi-lion head. Yan o. Mandal yung kulay niyan. Ito F1 New Zealand. May lahing kali din. F1 Amblu. Tapos yung F1 kali. Yan. Yan na lang yung mga available na rabbit natin ngayon. Nung last time nakapagbenta kasi ako. Tapos nung bumalik ako sa Manila, medyo hindi na ako ulit nakapag-post ulit. Dahil nga wala namang mag-aasikaso na pag may buyer is magbebenta. So, ayun lang for today. So, salamat sa panonood mga ka-Entong. And then, subscribe na po kayo sa aking channel, Entong's World. Click na rin po yung bell button para updated kayo sa ating mga susunod na YouTube vlogs. So, update ko po kayo next time dun sa ating Maramais kung maganda yung kanyang tubo pag naabunuan natin. So, see you next time guys. May vlogs. And don't skip ads.